Foi stan madana ngi potayo. Our graceful and merciful God, full of Diyos. Aming mapagbiyaya at mahabaging Diyos na sa amin ay nagmamahal. Thanks for giving us salvation from condemnation in eternal hell. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng kaligtasan mula sa sumpa sa walang hanggang impyerno. Before we got the salvation, we were sinners and enemies before you. However, you gave us grace and mercy. Bago po kami naligtas, kami po ay mga makasalanan at mga kaaway ng Diyos. Ganun pa man, kayo po ay nagmahal at nahabag sa amin. That's why we became your children and we have a living hope to enter the heaven. Kaya nga po kami ay naging mga anak ng Diyos at nagkaroon ng buhay na pag-asa na makakapunta sa langit. Here, there are brothers and sisters who were saved before you. Please be with us and guide us to know your word and your will. Narito po ang mga brothers and sisters na naligtas. Pakiusap, samahan po ninyo kami upang matutunan po namin ang inyong kalooban. Without your help, we cannot understand your love and grace more. That's why we rely on the Holy Spirit sincerely. Kung wala po ang inyong paggabay, hindi po namin maunawaan ang inyong pag-ibig at ang inyong kalooban. Kaya kami po ay tapat na umaasa sa banal na Espiritu lamang. And we are praying for Bible Camp and Grand Bible Seminar. Please be with us to preach the gospel for the lost souls. At idinadalangin po namin ang paparating na Bible Camp at ang paparating na Grand Bible Seminar. Pakiusap, samahan niyo po kami upang maipangaral po namin ang Ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa. So, let us glorify you through evangelizing and let us be joyful. Upang kayo po ay malulhati namin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo at kami ay magkaroon ng kagalakan. Please be with brothers and sisters who are not here. Please guide them to abide in our fellowship. Pakiusap, gabayan mo po ang mga brothers and sisters na wala ngayon dito at tulungin niyo po sila na makapag-abide sa aming fellowship. We sincerely hope even one brother or sister will not be lost through our fellowship. Kami po ay matapat na umaasa na walang isang brother o isang sister ang mawawalay sa aming fellowship. Today, we are going to study the Bible. Please, the Holy Spirit be with us. Ngayon po, pag-aaralan po namin ang Biblia. Pakiusap, ang banal na Espiritu nawa ang sa amin ay gumabay. We rely on the Holy Spirit. We pray in the name of Jesus Christ. Umaasa po kami sa banal na Espiritu at idinadalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Buksan po natin sa Unang Korinto, chapter 15. Unang Korinto, chapter 15, verse 19. Unang Korinto, chapter 15, verse 19. 바사이 보다티 사바사바이 3, 2, 1. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Malagang brothers and sisters, masaya ba kayo? Opo. We got the salvation, that's why we received the blessing from the Lord already. Tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan, kaya natanggap na rin po natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. That's why we can be really happy people. Kaya nga po tayo ay maaring maging tunay na mga taong may kagalakan. In this world, many people say, if they are rich, they are happy. Maraming tao po dito sa mundo, kung nagsasabi po sila na kung sila po ay mayaman, sila daw ay masasaya. However, if they are poor or they are disabled,
Kung ngayon, they say they are pitiful. Pero kung sila naman ay mga mahirap at mga walang kakayahan, sinasabi nila na sila daw ay kaawa-awa. Today, we are going to consider about pitiful people and happy people. Ngayong araw po, pag-aaralan natin yung mga tungkol po sa mga tao na kaawa-awa at sa mga tao na may kagalakan. Tingnan po natin sa main verse, verse 19. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinagkakawawa. Dito, Apostle Paul recorded these verses to church nasa Corinto. Ito po ay isinulat ni Apostol Pablo para po sa mga sa iglesia po na nasa Corinto. This passage is very important for our Christian life. When we realize this verse properly, we can have a Christian life properly. Ito po ay napakahalaga para sa ating buhay Kristiyano. Kung maunawaan po natin ng tama ang mga talatang ito, tayo po ay magkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano. If in this time only, who are pitiful people? Sabi po dito, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa, sino po ang mga kawawang tao? Here, Apostle Paul recorded, and he said, tayo, that's why he is the most pitiful person. Dito po, si Apostle Pablo po ang sumulat at sinabi niya, tayo. Kaya sabi dito, tayo yung pinakakawawa. And also, all Christians can be the most pitiful people if in this time only. At yung mga Kristiyano po, maaaring sila po yung maging pinakakawawa kung sila po ay umaasa kay Kristo para sa buhay lamang na ito. In ancient time, lahat ng apostle ni Jesus Kristo ay namatay dahil sa ipangaralang ebanghelyo. Kung ngayon, sila ay naging pinakakawala tao. And, yayon, we are living in this world after we got the salvation. We can be the most pitiful people if in this time only. Ngayon po, tayo ay naligtas na. Pagkatapos nating maligtas, maaring tayo po yung maging kawawa, pinakakawawa, kung tayo po ay umaasa kay Kristo sa panahon lamang po na ito. And also, those who are weak in this world, they can be pitiful, the most pitiful people. Ganon din po, yung mga mahinang tao dito sa mundo, maaaring sila din po yung maging pinakakawawang tao. Halimbawa, disabled people and those who have sickness and poor people, they can be the most pitiful people if in this time only. Halimbawa po, yung mga walang kakayanan o mga disabled, yung mga taong may sakit, yung mga mahihirap, maaari pong sila yung maging pinakakawawa sa panahon na ito lamang. And also, if in this time only, some people enjoy masarap pagkain araw-araw, they can be the happiest person. At sa panahon na ito lamang, kung ang mga tao po ay kumakain ng masarap na pagkain at nagsasaya, maaaring sila yung pinakamasayang tao. And those who are rich, like owner of big company, they can be the most happy people. At maging yung mga mayayamang tao, halimbawa yung may-ari ng malalaking kumpanya, maaaring sila yung maging pinakamasayang tao. Tingnan po natin sa Unang Korinto chapter 15, verse 32. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung bilang isang tao lamang ay lumaban ako sa mga maiilap na hayop sa Efeso,
ano ang aking mapapakinabang? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, tayo ay kumain at uminom, sapagkat bukas tayo'y mamamatay. In this world, there are so many people na enjoy masarap pagkain araw-araw. The Bible says here, kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. It is pig culture. Yung talata po na ito sa bandang huli, ito po ay parang kulturang baboy. That's why they are focusing on masarap pagkain. It is pig culture. Baboy focus on pagkain laman. Yung pagtutuon po ng pansin sa mga masarap na pagkain lamang, ito po ay kulturang baboy. Dahil yung baboy, nakatuon lamang yung kanyang pansin sa pagkain. However, not only present world, there will be next world. Ganun pa man, hindi lamang po yung kasalukuyang daigdig, yung mayroon tayo. Meron din pong kabilang daigdig. If in this time only, they are really can be happy people, however, there are next world. Kung sa pagkakataon lamang po na ito, sa panahon lamang na ito, maaaring sila yung maging pinakamasayang tao. Pero, meron pong kabilang buhay. If so, what is evidence is not only there is present world, but also there will be next world? Ano po yung mga ebidensya na hindi lamang po, mayroon po tayo, hindi lamang yung kasalukuyang panahon, kundi mayroon din po yung susunod na buhay? Actually, many people experience the NDE, near-death experiences. That's why through their testimony, we can believe there is next world. Sa katunayan po, may mga tao na nakaranas ng near-death experience o namatay po sila at ng ilang minuto at muling nabuhay. Kaya sa patotoo po nila, sinasabi po nila na mayroon talagang kabilang buhay. And in the Bible, many prophets and apostles also, they saw next world already. At sa Biblia po, may mga propeta at mga apostol na nakita na po nila yung kabilang buhay. Prophet Isaiah experienced next world, and Apostle Paul also, he have been in third heaven. Si Isaías po, nakita na po niya yung kabilang buhay. At si Apostol Pablo, nakita na rin po niya yung ikatlong langit. And the Lord showed next world to Apostle John. At ipinakita rin po ng Panginoon kay Apostol Juan ang susunod na daigdig. That's why he recorded Apocalypse, and there will be eternal heaven and eternal hell. That's why 2,000 years ago he recorded Apocalypse from the Lord. Kaya po naisulat niya yung Apokalipsis at nakasulat po dito yung tungkol sa walang hanggang langit at walang hanggang impyerno. Kaya po ito ay naisulat ang aklat ng Apokalipsis. Especially, Jesus Christ mentioned about present world and next world. Lalo na po si Jesus, palagi niyang binabanggit yung kasalukuyang daigdig at yung susunod na daigdig. Buksan po natin sa Marcos chapter 10. Marcos chapter 10. Versículo 29 and 30. Marcos chapter 10. Versículo 29 and 30. Pasayin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita ang hindi makakatanggap
ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Here, Jesus Christ said, "The word of the Lord is those who give up many things for the gospel and give themselves up are persecuted in this world." Dito po, sinasabi po ni Jesus yung patungkol sa mga tao na ibinigay yung lahat ng mayroon sila at inusig dito po sa daigdig para kay Jesus at sa Ebanghelyo. However, Jesus Christ said they will get back 100 times what they have given up. Pero binanggit po ni Jesus na sila po ay tatanggap ng 100 ulit kung gaano ang ibinigay nila. Here, Jesus Christ says, there are present world and next world. Dito po, sinasabi ni Jesus na mayroong kasalukuyang panahon at mayroong susunod na daigdig. That's why, because there is a next world, a person who lives for only this world becomes a failed person. Dahil po, mayroong pong kasalukuyang panahon at mayroong susunod na daigdig, yung mga tao na nabubuhay para sa panahon lamang na ito, sila po ay mga taong mabibigo. Brothers and sisters, what are you living for present world or for next world? Ngayon, mga kapatid, kayo po ba ay nabubuhay para sa panahon lamang na ito, sa daigdig o sa darating na daigdig? We are living for next world. Tayo po ay nabubuhay para sa darating na daigdig. Even though we are in this world, we are living in this world, we are living for next world. It is the character of Christians. Kahit po tayo ay nabubuhay dito sa kasalukuyang panahon, dito sa daigdig, tayo po ay nabubuhay para sa darating na daigdig, sa susunod na daigdig. Ito po ay ang karakter o pag-ugali ng mga Kristiyano. That's why Apostle Paul said likewise sa unang Timoteo chapter 4 verse 8, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ibig sabihin, there is definitely the next world. Ibig sabihin po nito, tiyak na mayroong susunod na daigdig. There are present world and next world. Mayroong kasalukuyang daigdig at may susunod na daigdig. If so, you can make it clear what you have to live for. Kung ganun, kailangan nyo pong gawing malinaw. Para saan po kayo nabubuhay? Your life is to live for the next world, not for the present world. Yung buhay po ninyo ay ilaan po ninyo para sa susunod na daigdig, hindi po sa kasalukuyang daigdig. Because the present world is brief, but the next world is eternal. Dahil po ang kasalukuyang daigdig ay maiksi lamang, pero ang susunod na daigdig ay walang hanggan. A man who invests himself for the eternal things will never regret it. Yung isang tao po na naglaan para po sa walang hanggang daigdig, hindi niya po ito pagsisisihan. That's why, if there is a next world, people who are not saved are the most pitiful. Kaya po, kung mayroon po talagang susunod na daigdig at ito po ay hindi pinaglaanan ng mga tao, sila po ang magiging pinakakawawa. The most pitiful people in this world are men, women, old people, young people, poor people, rich people who are not saved. Yung pinakakawawang tao po dito po sa mundo, yung mga babae, lalaki,
mayaman, mahirap, gwapo, na hindi po ligtas. Because the present time is on your short time, no matter, even though we are poor now, the most important thing is soul is first saved. Dahil po yung kasalukuyang panahon ay maiksi lamang. Kaya po, kahit tayo ay mahirap, ito po ay hindi mahalaga. Dahil po ang mahalaga ay magkaroon muna ng kaligtasan ang kaluluwa. Buksan po natin sa Lucas chapter 16. Lucas chapter 16, verses 19 hanggang 31. Lucas chapter 16, versículo 19 hanggang 31. Babasahin ko po. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro, na puno ng mga sugat, na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Subalit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala ring makatawid mula riyan patungo sa amin." At sinabi niya, "Kung gayoy, ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa." Subalit sinabi ni Abraham, "Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaan mo silang makinig sa kanila." Sinabi niya, "Hindi, Amang Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila'y magsisisi." At sinabi niya sa kanya, "Kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila maihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay." Here, there are two people, rich man and beggar Lazarus. Dito po, mayroong dalawang tao, yung mayamang lalaki at yung pulubi na si Lazaro. If there is no next world, rich man is a really happy man in this world. Kung wala pong susunod na daigdig, yung mayamang tao ay talagang sila yung masasaya sa daigdig na ito. Here, rich man has clothes and maraming food and also his big house. Dito po, yung mayamang lalaki ay maraming mga damit, maraming pagkain, at mayroong malaking bahay. And he conducted a party araw-araw. At nagsasagawa siya ng mga pagpipista, mga party, araw-araw. If in this time only, he's the happiest man. Kung ito lamang po yung mayroon, yung panahon na ito, siya po yung pinakamasayang tao. And beggar Lazarus, he is the most pitiful person if there is no next world. At yung pulubi naman na si Lazaro, siya po yung pinakakawawang tao kung wala pong susunod na daigdig. Brothers and sisters, do you believe
Mga versikulo na ito ay totoo. Opo. It is a real history. Ito po ay tunay na kwento. Ibig sabihin, there will be eternal heaven and eternal hell. That's why here, even though beggar Lazarus was poor, he didn't have clothes and food in his house. However, he can be really happy person. Pero mayroon pong walang hanggang langit at walang hanggang impyerno. Kaya nga po, itong si Lazaro na isang pulubi, kahit wala siyang mga damit, wala siyang pagkain at bahay, siya po ay naging tunay na masayang tao. Through these verses, we can know the most foolish man is the one who is not ready to meet the Lord when he will cross a death. Dito po makikita natin sa talatang ito kung sino ba yung napakahangal na tao. Yung mga tao na hindi nakahanda na humarap sa Panginoon kapag sila ay tumawid na sa kamatayan. And in this world, there are people who are the most pitiful. At dito po sa daigdig, meron din pong mga tao na pinakakawawa. Those who preach other Jesus, other gospel, and other speech are the most unhappy people of unhappy people. Yung mga tao po na nangangaral ng ibang Jesus, ng ibang ebanghelyo, at ng ibang espiritu, sila po yung pinakakawawang tao. Because there are greater judgment and greater pain in hell, and they will live in hell forever and ever. Dahil mayroon pong malinaw na paghukom at sakit at mayroon pong paghukom sa impyerno. No one will be as unhappy as someone who will be expelled out of judgment hell. Wala pong sino man siguro yung magiging pinaka malungkot o yung pinakakawawa maliban po doon sa mga tao na papalayasin sa araw ng paghukom at itatapon sa impyerno. Here we can know those who were saved are the happiest people. Dito po malalaman natin na yung mga taong naligtas, sila po yung pinakamasayang tao. Kaya I'm asking you, masaya ba kayo? Kaya po, tinatanong ko po kayo, masaya po ba kayo? Are you ready to enter the heaven? Kaya, masaya ba kayo? Yeah. Those who were saved really can be the happiest people. Yung mga tunay na naligtas, sila po ay maaaring maging pinakamasayang tao. Because even though we shall die, we don't know when we shall die. However, we are happy because we prepare to enter the heaven. Kahit po tayo ay mamatay, o hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay, tayo po ay masaya dahil tayo po ay nakahanda na pumasok sa langit. Brothers and sisters, do you know the things we don't know to die? Yeah. To die. Yeah. There are things we don't know. May mga bagay po na hindi po natin alam pagkatapos po natin mamatay. First, we don't know when we shall die. Unang-una po, hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. And we don't know where we shall die. At hindi po natin alam kung saan tayo mamamatay. And we don't know how we shall die. At hindi po natin alam kung paano tayo mamamatay. Yeah. However, we are ready to enter the heaven, even though we shall die, even though we don't know where, when, how. However, we are ready to enter the heaven. That's why we can be the happiest people. Ganun pa man, tayo po ay nakahanda na makapasok sa langit. Kahit hindi po natin alam kung kailan tayo mamatay, kung paano tayo mamatay. Dahil po, tayo ay nakahanda na para makapasok sa langit. Kung ngayon, mula yayon, why is your Christian happy? Kaya ngayon po, bakit po ang isang Kristiyano ay masaya? Because
the present world is short and the next world is eternal. Dahil po yung kasalukuyang panahon ay maiksi lamang at yung susunod na panahon o susunod na daigdig ay walang hanggan. Buksan po natin sa Ikalawang Korinto chapter 4. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 18. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 18. Basahin po natin sabay-sabay. 3 2 1. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. For a long time ago, I experienced and realized this verse. Mahabang panahon na po yung lumilipas, na unawaan ko po yung talata na ito. In Korea, when I saw big building, it looked so beautiful and magnificent. Sa Korea po, meron doong malalaking mga gusali at ito po ay mukhang napakagaganda. At the time, sa aking puso, naunawan ko, ito ay it will be collapsed. Naunawaan ko po na yung talata na ito, na yung mga gusali po na ito ay guguho. The Bible says, hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sa Manila, sa Bonifacio, we can see malaking buildings. At the time, what do you think when you see big building? Pag nakakakita po kayo ng malalaking gusali, ano po ang naiisip po ninyo? If I have this building, I can be really happy. Likewise, did you think? Kung magkakaroon ako ng ganito kalaking gusali, ako ay talagang magiging masaya. Ganito po ba ang naisip po ninyo? Sikreto? Yeah. Actually, we can realize it'll be collapsed when Jesus Christ will come again. Sa katunayan, maunawaan po natin na ang lahat ng mga ito ay guguho at magigiba sa pagdating na muli ni Jesus. Actually, we are living in this world. However, we know the future in 7-year tribulation. What will be happen? We know. Sa katunayan, kahit po tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, alam na po natin kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Sa 7 taon ng malaking paghihirap, alam po natin kung ano ang mangyayari. The Bible prophesied already 2,000 years ago, there will be last war by nuclear, and at the time, most of them will be collapsed and destroyed. Ipinropesiya na po ng Biblia, 2,000 taon na po yung nakakalipas, na magkakaroon ng huling digmaan, at ang lahat ng mga ito ay guguho at magigiba. Here, we can consider who are the happiest people. Dito po, pag-isipan po natin sino ang mga masasayang tao? Surely, we are so happy because we prepare to enter the eternal heaven. Tiyak po na tayo ang pinakamaliligayang mga tao dahil tayo po ay nakahanda na upang makapasok sa langit. And the Bible says, who is the happiest person? At sinasabi po sa Biblia, sino po yung mga pinakamaliligayang mga tao? Buksan po natin sa Roma chapter 4. Roma chapter 4, verses 6 to 8. Roma chapter 4, verses 6 to 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1.
Gaya naman ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid, na hiwalay sa gawa. Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Yeah. Apostle Paul recorded through Old Testament here, tingnan po natin sa versikulo 7, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Tingnan po natin sa versikulo 8, mapapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Paano naman po kayo, brothers and sisters? Nagtanggap pa kayo ang ng kapatawaran ng kasalanan? Opo. Opo lang dito? Opo. Kung gayon, kayo ay naging pinakamasayang tao dahil sinasabi ng Biblia. Mapapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Naunawaan natin, namatay si Jesucristo sa krus. Kaya, tinubos ang lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan at dugo ni Jesucristo, and also tayo ay naging matuwid. Bakit po? God acknowledges you don't have any sins. Dahil itinuturing po tayo ng Diyos na wala na kayong kahit anong kasalanan. Yeah. God acknowledges we don't sin anymore. That's why we are so happy. Kinikilala ng Diyos na tayo ay wala ng kahit anong kasalanan. Kaya nga po, tayo po yung pinakamaligaya. Tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos, kaya tayo ay pinakamasayang tao. Tama po ba? The Bible says sa lumang tipan kay Israelita, mapalad ka o Israel, sino ang kaya mo? Bayang iniligtas ng Panginoon, Deuteronomy chapter 33, verse 29. Mapalad ka o Israel, sino ang kaya mo? Bayang iniligtas ng Panginoon. Sa katunayan, Israelites was saved from Egypt, and they had lived in the wilderness for 40 years, and finally, they entered Canaan. Sa katunayan po, yung mga Israelita ay iniligtas mula sa Ehipto, at sila po ay nanirahan sa ilang sa loob ng 40 taon, at sa wakas, sila po ay nakapasok sa lupain ng Kanaan. Israelites had lived in Egypt for 400 bilang slaves. Yung mga Israelita po ay tumira sa Ehipto sa loob po ng 400 taon bilang mga alipin. What about brothers and sisters before you got the salvation? Paano naman po ang mga kapatid bago po kayo naligtas? Before we got the salvation, we had lived bilang slaves sa harapan ng Satan. Bago po tayo maligtas, tayo po ay nabubuhay bilang mga alipin sa harapan ni Satanas. Actually, before we got the salvation, we were slaves of Satan. Sa katunayan po, bago tayo maligtas, tayo po ay mga alipin ni Satanas. In the Bible, bansa ng Egypt ay tumutukoy this world. Sa Biblia po, yung bansang Ehipto, ito po ay kumakatawan dito sa sanlibutan na ito. Israelites was saved from Egypt. Ibig sabihin, we were saved from this world. Yung mga Israelita po ay iniligtas mula sa Ehipto. Ang kahulugan po nito, tayo ay iniligtas mula sa sanlibutan na ito. Kung gayon, Israelites were happy.
If so, Israelites were the only ones who were happy. Kaya po yung mga Israelita, sila po ay naging masaya. Kung ganun, mga Israelita lang po ba ang masasaya? My Israelites and saved people, Christians, who is more, happier? May mga Israelita na iniligtas ng Diyos at may mga tao na mga naligtas. Sino po ang higit na masaya? Sigurado, Christiano, saved people, we are happier than Israelites. Sigurado po na ang mga tunay na Kristiyano, yung mga tunay na naligtas, tayo po ay mas masaya kaysa sa mga Israelita. And why is your Christian happy? At bakit po masaya ang mga Kristiyano? Because we are abiding in the word of God. Dahil po tayo ay nakakapanatili sa salita ng Diyos. That's why it is a blessing to be saved and to live in the world the Lord has given. Kaya po, isa pong pagpapala na tayo ay maligtas at makapanatili sa salita na ibinigay ng Diyos. That's why the Bible says sa mga awit chapter 1 verses 1 and 2, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi tumatayo man sa daan ng mga magkasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. And sa mga awit, chapter 32, and versikulo 1 and 2, mapalad siya na pinatawad ang pagsuway na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparataan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. And sa mga awit chapter 41, verse 1, mapalad siya na nagbibigay pansin sa dukha, iligtas siya ng Panginoon sa araw na masama. Dito, blessed are those who help the poor. Dito po, mapalad yung mga tao na nagbibigay pansin sa mga dukha. Yeah. If so, ano ang mapapalad dito? Blessed are those who help the poor soul to be saved. Dito po, mapapalad siya na nagbibigay pansin sa dukha. Ililigtas siya ng Panginoon. Yeah. That's why we are reading the Bible araw-araw, and we are memorizing and meditate the Word of God araw-araw, because we became the happiest person. Kaya nga po, tayo po ay araw-araw na nagbabasa ng Biblia, nagbubulay-bulay, at nagsasaulo, dahil po tayo ay pinakamasayang tao. Tama po ba? Are you reading Bible araw-araw? Nagbabasa po ba kayo ng Biblia araw-araw? Shameful. Yeah. Paki follow ang Bible reading schedule sa Messenger ating group chat. Pakiusap po, sundan niyo po yung Bible reading schedule na isinesend po sa ating group chat. Dahil para sa ating katawan, kailangan ng physical pagkain. Para sa ating espiritu, kailangan ng spiritual pagkay. Ito ay ang salita ng Diyos. Naunyan po ba? Apo. And buksan po natin sa mga awit, chapter 119. Mga awit, 119. Versikulo 1 and 2. Mga awit, chapter 119, versikulo 1 and 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1.
Mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na hinahanap siya ng buong puso. Sinasabi ng Biblia, mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na hinahanap siya ng buong puso. Kaya, we are studying the Bible. Kaya nga po, tayo po ay nag-aaral ng Biblia. And then, what is more important? At kung ganun po, ano po ang higit na mahalaga? After we understand the Word of God, we need to follow which is more important. Pagkatapos po nating maunawaan ang salita ng Diyos, kailangan po natin itong sundin. Ito po ang higit na mahalaga. That's why in Revelation chapter 1, those who read Bible, they are blessed people. Kaya nga po sa Apokalipsis chapter 1, sabi po doon, yung mga nagbabasa ng Biblia, sila po ay mapapalad. And also, when we follow, when we obey the Word of God, we can be more blessed. At ganun din po, kapag tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos, tayo po ay higit na pagpapalain. Even though we have a lot of knowledge of the Bible, if we don't follow, if so, it is useless. Kahit po marami tayong nalalaman tungkol sa Biblia, kung hindi naman natin ito sinusunod, ito po ay walang kabuluhan. And Dexter, why is a Christian happy? At isa pa po, bakit po masaya ang mga Kristiyano? Because there shall be a resurrection of the body. Dahil po, mayroong muling pagkabuhay ng katawan. Buksan po natin sa Juan chapter 5. Juan chapter 5, versículo 28 and 29. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong ipagtaka ito. Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Don't misunderstand these verses. If you do goodness, you shall participate in resurrection. It is not. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa dito sa mga talata na ito. Na kapag kayo ay gumawa ng mabuti, kayo ay mabubuhay na muli sa buhay. Because we got eternal life, that's why we can do goodness. Dahil po tayo ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan, tayo po ay gumagawa na ng mabuti. That's why the Bible says in verse 28, huwag ninyo ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakakinig ng kanyang tinig. Tingnan po natin sa versikulo 29. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Surely for us there will be a resurrection. Tiyak po na para sa atin ay mayroong muling pagkabuhay. And it is the resurrection of life. At ito po ay pagkabuhay na muli tungo sa buhay. And for sinners, there will be resurrection of judgment after millennium kingdom. At para sa mga makasalanan,
Meron pong muling pagkabuhay tungo sa kahatulan pagkatapos po ng millennial kingdom. And also we can believe about resurrection through creatures. At tayo po ay makakapaniwala sa muling pagkabuhay sa pamamagitan ng mga nilalang. Many creatures are born again. Meron pong marami pong mga nilalang ang naipapanganak na muli. Buksan po natin sa Unang Korinto chapter 15. Unang Korinto chapter 15 verse 35. Unang Korinto chapter 15 435. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, mayroong magtatanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? And versikulo 38, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ang Diyos ang nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais. At sa bawat uri ng binhi, ay ang sariling katawan nito. Yeah, tingnan po natin sa versikulo 38. Subali ang Diyos ang nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais. At sa bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. Let's consider seed and egg. Pag-isipan po natin yung binhi at yung itlog. When we plant seed, it can grow and it can be a tree according to seed. Kapag tayo po ay nagtanim ng isang binhi, ito po ay tutubo at lalaki at magiging puno ayon po sa kung anong uri ng binhi ito. From mango seed, mango tree will be grown. Mula po sa binhi ng mangga, ang puno ng mangga ay tutubo. And jackfruit seed shall be grown bilang jackfruit tree. At yung binhi naman ng langka ay tutubo naman at magiging puno ng langka. Actually, God made this one. Sa katunayan, ito po ay ginawa ng Diyos. And also, it is born again. At ganun din po yung itlog. Ito po ay ipinapanganak na muli. Halimbawa, manok. From egg, it can be yes, baby kitchen, chicken, and then grow. Mula po sa itlog, ito ay muling ipapanganak bilang isang sisiw at lalaki bilang manok. Actually, God can make beautifully. Sa katunayan, ito po ay nagawa ng Diyos ng may kagandahan. Actually, before Adam committed sin, lahat ng bagay ay perfecto and maganda. Pero after Adam committed sin, lahat ng bagay ay wicked and collapsed. Pagkatapos mong makagawa ng kasalanan ni Adan, lahat po ng mga bagay ay naging masama. That's why we can think every truth belongs to God. All good belongs to God. All beauty belongs to God. Kaya nga po, maaari po nating maunawaan na lahat po ng may kagandahan ay nagmula sa Diyos. However, Adam's sin has changed his creation as follows. Through truth turned into fake, and good has been changed to evil, and the beauty has been changed to ugliness. Pero dahil po sa kasalanan ni Adan, yung katotohanan po ay naging kabulaanan. At yung mabuti ay naging masama. At yung kagandahan ay naging pangit. Ngayon, let's consider animals. Ngayon, pag-isipan po natin yung mga hayop. Tiger and lions became fearful animal. Yung mga tigre at mga leon ay naging nakakatakot na mga hayop. Sa halaman ng Eden, snake could speak. Pero yayon, snake is a fearful animal. Sa halamanan po ng Eden, yung ahas
ay nakakapagsalita. Ngayon, yung mga ahas ay nakakatakot na mga hayop. And what about cockroaches? Paano po yung mga ipis? Okay. Very cute. Napaka-cute po. Would you like to play with the cockroaches? Gusto niyo po bang makipaglaro sa mga ipis? Yeah. Pagi po. Dahil sa kasalanan, lahat ng animals, yeah, hayop, ay naging fearful things. Dahil po sa kasalanan, yung mga hayop po ay naging mga nakakatakot na bagay. Actually, let us know, God is full of truth, good, and beauty. Sa katunayan po, ang Diyos ay puno ng katotohanan at ng kagandahan. That's why, he who lives according to the word of God changes into truth, good, and beauty like God. Kaya nga po, yung mga nabubuhay po ayon sa salita ng Diyos, sila po ay nagkaroon ng katotohanan at kagandahan na nanggagaling po sa Diyos. If saved man dies, his flesh will decay, but God will make alive to the body that will not decay. Kung ang taong ligtas po ay mamatay, yung kanyang physical na katawan ay mabubulok. Pero siya po ay muling mabubuhay sa katawan na hindi na masisira. Present body will be weak body. Present body is weak and rotten and dying. However, the resurrecting body will be strong and not rotten. Yung kasalukuyang katawan po natin ay mahina at nabubulok at mamamatay. Pero yung muling mabubuhay na katawan po ay malalakas at hindi masisira. And why is a Christian happy? At bakit po yung mga Kristiyano ay higit na masasaya? Because we have a living hope. Dahil po mayroon tayong buhay na pag-asa. What is the difference between a person who is saved and unsaved? Ano po ba ang pinagkaiba ng mga tao na naligtas sa mga tao na hindi ligtas? Saved people are body and spirit are alive. However, unsaved are body is alive. However, their spirit is dead. Yung mga taong naligtas po ay buhay sa kanilang physical na katawan at sa espiritu. Yung mga taong hindi naman ligtas, sila po ay buhay, physical, pero yung kanilang espiritu ay patay. Brothers and sisters, there are a living dog and dead lion. Which one would you like to choose? Mga kapatid, mayroon pong buhay na aso at mayroong patay na leon. Ano po ang pipiliin po ninyo? Which one is more beautiful? Ano po ang higit na maganda? Eh? Lion? Para sa barbecue? Eh? Dead lion is actually useless. Yung patay na leon, sa katunayan, ito ay wala ng kabuluhan, wala ng silbi. That's why the Bible says, buksan po natin sa Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes chapter 9, verse 4. Ecclesiastes chapter 9, verse 4. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ecclesiastes chapter 9, verse 4. Ecclesiastes chapter 9, verse 4. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit siya na kasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Let's compare a dog and a lion. Pagkumparahin po natin yung isang aso at isang leon. A lion is much nice and stronger than a dog. Yung isang leon po ay higit na maganda at malakas kaysa sa isang aso. Even though a lion is a king of animal, a dead lion is nothing. Kahit na po yung isang leon ay hari ng mga hayop, yung isang patay na leon ay wala ng silbi.
Here, let us know, even though you are poor, you are alive sa harapan ng Panginoon. Dito po, pag-isipan po natin, na kahit po tayo ay mga mahirap, tayo po ay buhay sa harapan ng Diyos. However, even though they are so rich, if they are not saved, they are dead spiritually. Ganun pa man, kahit po yung mga tao ay mayayaman, ngunit hindi naman sila ligtas, sila po ay mga patay sa espiritu. If so, who is happier? At kung ganun, sino po ang higit na masaya? Rich man o tayo? Tayo. Eh, tayo ay mas masaya, sigurado. Even though you live poorer than rich, the person who is saved is really happy. Kahit po tayo ay nabubuhay na mayroong kahirapan, yung mga taong naligtas ay sigurado pong mabubuhay na may kasayahan. Because the living man has a living hope. Dahil po, tayong mga nabubuhay ay mayroong buhay na pag-asa. And where is your name recorded? At saan po nakasulat ang inyong pangalan? Where is your recorded? Saan po nakasulat ang inyong pangalan? Sa Lucas chapter 10 verse 20, inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Saan po? Sa langit. Naninyo po ba? Naniniwala ba kayo? Yeah. Ating pangalan ay nakasulat sa langit. Kaya Our name remains forever and ever. Yung ating pangalan po ay nakasulat sa langit. Kaya nga po, yung ating pangalan ay mananatili magpakailanman. However, where are names of unsaved people? Ganun pa man, saan naman po nakasulat yung pangalan ng mga taong hindi naligtas? Jeremiah chapter 17, verse 13. O Panginoon, ang pag-asa ng Israel, ang lanang tumalikod sa iyo ay mapapahiya. Silang humihiwalay sa iyo ay masusulat sa lupa. Saan po? Saan po sa nakasulat? Lupa. Sa lupa. If the man is recorded in the soil, it will be erased soon. Kung yung mga pangalan po ay ng mga tao ay nakasulat sa lupa, ito po ay mabubura. Even though you get great earned achievement, it will be even though they get great earned achievement, it will be erased. Kahit po yung mga tao ay magkaroon ng dakilang mga pagtatagumpay, ito po ay sila po ay mabubura. However, if the name is recorded in heaven, who can erase it? Ganun pa man, kung yung pangalan po ay nakasulat sa langit, sino ang makakapagbura dito? What we have done in the Lord remains forever and ever. Kung ano man po yung gawin natin para sa Panginoon, ito po ay mananatili magpakailan pa man. Brothers and sisters, a visible wish is not a hope. Mga kapatid, yung mga bagay na nakikita, ito po ay hindi pag-asa. Lahat ng visible bagay ay disappear. Lahat po ng mga bagay na nakikita ay mawawala. That's why, buksan po natin sa Unang Korinto chapter 7. Unang Korinto chapter 7. Versikulo 29 hanggang 31. 바바사인 것 보. 29 hanggang 31. Mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maigsi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa. At ang mga umiiyak ay maging tulad sa mga hindi umiiyak. At ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak. At ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari. At ang mga may pakikitungo sa sanlibutan
ay maging parang walang pakikitungo rito, sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutang ito ay lumilipas. Here, let's consider the visible form to pass and this world and a desire or flesh pass. Dito po, pag-isipan po natin. Sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutang ito ay lumilipas. Don't let it matter in your mind because his second coming is near. Huwag po nating pagtuunan ng pansin yung mga bagay na ito dahil ang muling pagbabalik ni Jesus ay malapit na. Verse 29, sinasabi na ito, maiksi na ang panahon. And don't be so sad even though there's something sad. At sabi po, huwag po kayong malungkot kung sakaling mayroon ng mga bagay na nakakalungkot. And don't look like to be too happy even though you are happy. At huwag naman po kayong maging masyadong masaya kahit na may mga bagay na dapat ikasaya. And even though you have husband and wife, don't boast. At kahit kayo po ay mayroong asawang lalaki o asawang babae, ito po ay huwag ninyong ipagmalaki. And don't be lost your heart too much whether you have anything in this world or not. At huwag pong mawawala ang inyong loob kung kayo po ay magkaroon man o mawalan man ng anumang bagay dito sa daigdig. If so, what is the most important thing? Kung ganun, ano po ang higit na mahalagang bagay? What is important is to practice truly in the Lord. Ang higit po na mahalagang bagay ay magkaroon tayo ng pagsasanay sa harapan ng Panginoon. Do you have a wife? Meron po ba kayong mga asawang babae? Even though you have wives, don't boast. Kahit po mayroon kayong mga asawa na babae, huwag po ninyo itong ipagmalaki. Because when Jesus Christ will come again, lahat ng bagay ay wala na. Dahil sa muling pagdating ni Jesus, lahat ng mga bagay po ay mawawala. Sa langit, still your wife is yours? Sa langit po ba? Pagdating sa langit, yung mga asawa po ba ninyo ay asawa pa rin ninyo? Hindi po. Sa langit, walang asawa ng lalaki and babae. Kaya, brothers and sisters, don't boast. Asawa mo, don't boast. Kaya mga kapatid, huwag po ninyong ipagmalaki yung inyong mga asawa. And also, if a wife is nice to husband, your husband, he is thankful. Even a wife is not nice, there is no problem. At ganoon din po, kung yung mga asawa po ay mabuti sa kanilang asawa, ito po ay mabuti. Pero kung hindi naman po, ayos lang din naman po. Actually, wife has to do your best and has to be kind to your husband. Sa katunayan, nararapat naman po na yung mga asawang babae ay maging mabuti at mabait sa kanilang mga asawang lalaki. Because your husband is head in your house. Dahil yung mga asawang lalaki, sila po ang ulo ng tahanan. However, to husband, even though a wife is nice to her husband, a husband is thankful. However, even a wife is not nice, don't worry. Kaya po yung mga asawang lalaki, kung mayroon po silang mabuti at mabait na asawa, sila po ay labis na nagpapasalamat. Pero ganun pa man, kung sakaling hindi naman po, ay huwag po huwag pong mag-alala yung mga asawang lalaki. We are grateful if people around us are nice to us and there is no problem if they cannot. Tayo po ay nagpapasalamat kung yung mga tao sa paligid natin ay mabuti sa atin. Pero kung hindi naman po, ito ay ayos lamang din po. Because the form of this present world will pass away. And only the things that have been done rightly in the Lord will remain forever and ever. Dahil po, sabi po dito,
sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutang ito ay lilipas. Pero yung mga bagay na ginawa natin sa harapan ng Panginoon, ito po ay mananatili magpakailanman. Tingnan po natin sa versikulo 31 sa huling bahagi, ang kasalukuyang anyo ng sanlibutang ito ay lumilipas. Naunayan po ba? Kaya, last verse, buksan po natin sa Unang Korinto chapter 15, versikulo 58. Unang Korinto chapter 15, verse 58. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yeah. Here, the Lord gives the power that can win the battle of spirit to those who live for next world. Dito po, ang Diyos po ang magbibigay ng pagtatagumpay sa mga sa atin na nakikipaglaban is sa spiritual para po sa susunod sa darating na daigdig. Surely there are resurrection and next world. That's why let none of us be shaken. Tiyak po na mayroong muling pagkabuhay at na mayroon pong susunod na daigdig. Kaya nga po, huwag po tayong mayayanig. Because all that is done in the Lord will remain forever. Dahil lahat po ng ating ginawa para sa Panginoon, ito po ay mananatili magpakailanman. And all efforts that do in the Lord properly will change to a glory. At lahat po ng mga pagsisikap natin na ginawa para sa Panginoon, ito po ay mapapalitan ng kaluwalhatian. That's why in our fellowship, we gain words and wisdom, and all our efforts for the Lord will remain forever and ever. Kaya po sa ating fellowship, yung mga natutunan po nating mga salita at mga karunungan at yung ating mga pagsisika para sa Panginoon, itong lahat po ay maiiwan magpakailanman. There are brothers and sisters doing ministry in church, even though you were saved before 5 months, 6 months, and 1 year ago. Meron pong mga kapatid na mayroong ministry dito po sa church kahit na sila ay naligtas pagkata... 5 buwan pa lamang po yung nakakalipas o 1 taon pa lamang yung nakakalipas. Please pray for ministry in church because all ministry in the Lord will remain forever and ever. Pakiusap po, manalangin po kayo para sa ministry ninyo dito po sa church. Dahil lahat po ng mga bagay na ito na ginagawa sa harapan ng Panginoon ay mananatili magpakailan pa man. Tingnan po natin sa versikulo 58. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. May dalawang anak ni Jose and Muna Menase and second, Ephraim. Meron pong dalawang anak si Jose. Yung una po ay si Manases at yung pangalawa ay si Ephraim. And the meaning of Manasseh means by maraming pagdurusa. At ibig sabihin po ng Manasseh ay mayroong maraming pagdurusa. And the meaning of Ephraim is let them forget lahat ng pagdurusa sa labor, effort of Egypt. At yung kahulugan naman po ng Ephraim ay makalimutan lahat ng pagdurusa sa lahat ng mga pagsisikap sa lupain ng Ehipto. Sa ating Christian life, buhay, pagkatapos ng kaligtasan, maraming pagdurusa. However, meron pangako, we can be like Ephraim.
It means he gave birth to his second son Ephraim, which means that God made him prosper in this hard-working land as much as he suffered. Ang ibig sabihin po ng pangalang Ephraim ay siya po ay ginawang matagumpay ng Panginoon sa kabila po ng lahat ng kanyang pagdurusa. Yeah, we can receive lessons. After suffering, there will be prosperity. Matatanggap po natin yung isang aral dito. Pagkatapos po ng lahat ng pagdurusa, ay mayroong pagiging mabunga o prosperity. In this world, in present world, we can receive blessing. And kung walang blessing in this world, sigurado there will be maraming blessing sa langit. Next world. Dito po sa kasalukuyang daigdig, maaari po tayong makatanggap ng maraming pagpapala. Pero kung sakaling hindi man po, ay magkakaroon po tayo ng maraming pagpapala sa susunod na daigdig. Apocalypse chapter 22 verse 12. Ako'y malapit nang dumating at dalako ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. And sa Daniel chapter 12 verse 3, ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit at ang mga nagpapaling ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanpaman. The Lord said, He who keeps even a bowl of cold water will never lose his reward. Sinabi po ng Panginoon, sino man po yung magbigay ng isang tasang malamig na tubig ay hindi mawawala ng gantimpala. The Lord will reward us with glory for all our efforts in the Lord. Ang Panginoon po ay magbibigay sa atin ng kalwalhatian bilang gantimpala para sa lahat ng ating pagsisikap para sa Panginoon. Save the people, lahat ng Christians can be the happiest people. Lahat po ng mga Kristiyano, lahat ng mga naligtas na Kristiyano ay maaring maging pinakamasayang tao. Kung ngayon, last, let's consider, God gave maraming blessing and we became blessed men. Ang huli po, pag-isipan natin, ang Panginoon ay nagbigay ng napakaraming mga pagpapala at tayo ay naging mga pinagpalang tao. However, even though God gave maraming blessing for us, if we don't use they can be useless. Ganun pa man, kahit na po nakatanggap tayo ng maraming pagpapala mula sa Diyos, pero kung hindi naman natin ito gagamitin, ito po ay walang kabuluhan. Brothers and sisters, masaya ba kayo? Pag-ibo. Pag-ibo. Dahil tayo ay naligtas. Kung ngayon, continuously, we need to enjoy and we need to be thankful to the Lord about maraming blessing. Dahil po tayo ay naligtas, kaya nga po dapat tayong patuloy na maging masaya at maging mapagpasalamat para sa lahat ng mga pagpapalang ibinigay ng Panginoon sa atin. Yeah, manalangin po tayo. Our graceful and merciful God who loves us. Aming mapagbiyaya at mahabaging Diyos na sa amin ay nagmamahal. Thanks for giving us great chance to consider your words. Maraming salamat po sa pagkakataon na aming mapag-isipan ang inyong mga salita. Before we got the salvation, we were pitiful, the most pitiful people. However, we were saved, that's why we became the happiest people. Bago po kami naligtas, kami po yung pinakakawawang tao. Ganun pa man, pagkatapos po na kami ay makatanggap ng kaligtasan, kami po ay naging pinakamasayang tao. Let not us forget amazing grace. Nawa, wag po naming makalimutan ang kamangha-manghang biyaya. That's why let us glorify through our remaining life
by grace and love of God. Upang kami po ay magkaroon ng kaluwalhatian sa pamamagitan po ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. That's why please guide us to abide in fellowship kasama ng Diyos at si Jesus Cristo. Kaya tulungan niyo po kami na makapanatili sa fellowship kasama ng aming Diyos at ni Jesus Cristo. And please help us to be grown for your glory. At pakiusap, tulungan niyo po kami na lumago para po sa inyong kaluwalhatian. And through our remaining life, we sincerely hope many lost souls shall be saved. At sa natitira po naming buhay, kami po ay lubos na umaasa na maraming nawawalang kaluluwa ang maliligtas. We pray in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Salamat po.